ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Ang ating asignatura ay Mathematics 1, Unang Markahan, Week 1. Ang ating aralin ay pagkilala at paglarawan sa bilang isa hanggang 100. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maipakita ang numero mula 1 hanggang 100. Makilala ang bawat bilang mula 1 hanggang 100 o 1 to 100. Makasulat ng mga bilang 1 hanggang 100 sa salita. Bilangin at basahin mo ang mga bilang na ipinakikita ng larawan sa ibaba. Mayroon kang 10 minuto para rito. Ating balikan. Sa unang hanay ang mga larawan. Sa ikalawang hanay ay ang pagsulat ng simbolo nito at sa ikatlong hanay ay ang pagsulat ng pasalita nito. Ang unang mga larawan ay tatlong lapis. Bilangin niya natin 1, 2, 3. Sa simbolo, ito ay sinusulat ng 3 o number 3. Sa salita, ito ay susulat ng 3 o 3 sa Ingles. Tingnan ang ikalawang set ng mga larawan. Bilangin natin ang mga glue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na glue. Sa simbolo, ito ay sinusulat na 6 o 6 sa Ingles. Sa salita, ito ay susulat natin ng 6 o 6 sa Ingles. Sa ikatlong set naman ng larawan ay makikita natin ang mga pantasa. Ating bilangin, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pantasa. Sa simbolo, isinusulat natin ito bilang 5 o 5 sa Ingles. Sa salita, isusulat naman natin ito ng 5 o 5 sa Ingles. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 1, piliin ang letra ng larawan na nagsasabi ng bilang sa kahon. Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, alin ang nagpapakita ng 4? A or B? 10 segundo upang masagot mo ito ng wasto. Sa ikalawang bilang, alin na nagpapakita ng 40? A or B? Para naman sa ikatlong bilang, alin na nagpapakita ng 25? A or B? Ang mga bilang ay binubuo ng digits. Ito ay ginagamit upang bilangin ang mga bagay-bagay. Ito ay maaaring isulat ng simbolo at salita. Binabasa ang salitang bilang mula kaliwa pa kanan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 2, kilalanin ang bilang 1 hanggang 100. Isulat ang nawawalang bilang.
Mapapansin na kulang ang mga bilang. Pupunan ninyo ito upang makumpleto ang bilang na ito. Mayroon kayong 30 segundo upang sagutin ito ng wasno. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, bilangin ang bawat pangkat ng larawan. Isulat ang simbolo at pangalan nito sa iyong kwaderno. Sa unang hanay ay pinapakita ang mga pangkat ng mga larawan. Sa ikalawang hanay ay isusulat ninyo ang simbolong bilang ito. At sa pangatlong hanay ay isusulat ninyo ang pangalan ng bawat bilang. Bilangin mabuti! Mayroon kayong 30 segundo para masagutan ito ng wasto. Ating tandaan, ang bawat bilang ay may kani-kaniyang simbolo at pangalan. Ang simbolong isa ay binabasa bilang isa. Ang dalawa ay binabasa ng dalawa. Ang tatlo ay tatlo at ang isang daan ay isang daan. Ang pagbabasa ng bilang ay nagsisimula sa kaliwa papuntang kanan. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ako ay isang bilang na nasa pagitan ng 5 at 7. A. 6 B. 8 C. 10 D. 11 Mayroon kang 10 segundo para sagutan ito ng wasto. Ano ang tamang bilang na dapat ilagay sa patlang? 31, 32, 33, patlang, 35, 36. A. 30 B. 34 C. 36 D. 38 Ang simbolo ng 46 ay patlang. A. 46 B. 64 C. 4 D. 6 Ang pangalan ng simbolong 89 ay A. 88 B. 86 C. 89
B. 68. Ang pangalan ng simbolong 100 ay patlang. A. 90. B. 100. C. 50. D. 12. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.